Hello, good morning. So welcome back sa video card repair. So we have a job today. So ito siya guys, galing na naman to sa repair. Yan, bali ang customer ay pina-repair daw sa iba. Tapos biglang nag-shortcut, shorted again. So dito ang shorted niya guys. Ayan, as you can see, shorted sa 12 volts external. Dito good siya, tapos 3.3. So good naman yung 3.3 as you can see. Yan, yung VRAM. Ay, hindi pala. Ito pala yung VRAM. So, may reading tayo. Goods. So, VRAM number 2. Goods. 1 volts. So, goods siya. Mababa lang talaga reading nun. Yan, 1.8, I think. Okay. So, ito yung 1.8. Yan, goods. Yan. So, okay. Okay siya, goods. So, inspection natin siya, guys. Tapos, tingnan natin kung ano yung problem. Kasi, this is a shorted. According sa owner, na nakalagay dito, guys, ito. This is a Gigabyte 3060 Ti GB Gaming OC shorted with repair history. So, nilagay na nung may-ari with repair history. So, inspection natin. Yan. So, ang nakano, eto siya. May repair history dito. Tapos, pinalitan po ng ibang klase na piyasa. So, mali ang pinalit. So, napakadumi din po nito, guys. Ayan, ito. May shorted siya. So, ito yung shorted niya. As you can see. Ayan. So, ito yung shorted. Ayan, may bloated dito. Ayan. So, wala kung shorted din ito. Ito, bali mali yung pinalit na pyesa. Kasi, BLN, no. Yung BLN, no, is something 55 ampere. Pero, ang pinalit niya is ibang version. This is old version guys yung pinalit niya. Pero hindi siya maganda. Hindi siya advisable. Nangyari, nag-short circuit itong isa. So, nagkaroon ng issue. Ayan. Tapos may liquid damage. Part na to sa taas. As you can see, kulay green. Ayan. So, may liquid damage siya dito sa part na to. Ayan. Tapos, dito pa. Mayroon. So, may dumi. So, dito. Liquid damage din. Ayan. Tapos, meron siyang repair history, guys. Ni-replow yung kanyang VRAM at saka GPU chip. So, sad naman. So, hindi ganun yung mali yung ginawa. As you can see, oh, yan. Replow na siya. So, bago natin ito testing muna, mamaya. So, sunog din ito. Eh, pagkaano. Andito yung sira. Ang layo na sunog. Pati ito sunog. So, yan. So, papalitan natin ito, guys. BLN, no? Ang ating ipapalit. So, two pieces yung sira. So, papalitan natin siya. Okay. So, simulan na natin ang repairing process. Okay. Of course, lagyan natin siya ng protection. Yan. Tanggalin natin to. Okay. So, turn on ang lights, ang exhaust. So, lagyan natin siya ng plugs. BLN, no. Ito, dalawa ang papalitan natin, guys. Hindi. Hindi, nandun yung, ano, lalagyan. Yan, so wait lang, guys. Walang tayo ng pyesa. So, VLN, no, ang ating ipapalit. So, dalawang piraso. Sana mayroon pa ako. Kung wala, so, two pieces. We replace VLN, no. Nasend ko na sa customer yung ano nito. So, yung aking tweezer nawawala. Where's my tweezer? Nakita ko dito kanina. Ibe, tweezer ko. Nakita ko dito kanina ako nung nagre-repair ka, Bray. Saan na kaya? Ang sakit. Nasugatan ako. Ah, ito na. So, ayan. So, palitan na natin itong isa na to. Matunog yung aking ano, exhaust fan. Okay. So, ayan. Tanggalin natin to. Dito yung shorted na isa. Bloated.
Sana ito lang yung sira. Tapos so kailangan natin siyang ultrasonic cleaner bago siya palitan. Ah, bago siya i-testing. Gawa ng marami siyang dust at liquid damage. So, para safe. Kasi pinarepair daw ito. Nagbayad daw ng 3,000 yata yung customer. O, 3,500. Yan, ang singil daw ng customer. Ah, nung technician. Tapos nasira naman agad. So, halos wala pa daw 1 month. Yan, ngayon, pinadala dito sa atin. So, 7 piraso to. Hata, ang alam ko, 7 piraso. Mga high-end units, 2 RTX 3080. Tapos 3060. Yan, with repair history po. Sana makayanan natin na masolve natin tong issue na to. Kasi padalawa ito sa repair ko. Yung isa may problem talaga. Kasi sunog. Galing din sa repair history. 3080 siya. So, sayang. Wala tayong magagawa. Tayo ay pangalawang technician lang. At ginagawa naman natin yung ating trabaho. So, mukhang sunog pa yata. Nako, sunog pa nga. Nako, yun ang problema guys. Problema, hindi natanggal guys yung IC. Didrill natin siya. Kasi sunog na naman. Oh, sad naman. Tanggalin na natin itong isa na to. This is a wrong place. Yan. So, mali itong isa. Kailangan natin siyang replace. Yan. Problema, yung isa i-drill natin. Nasaan na ba yan? Ito yun. So, i-drill natin itong kanto na to. Kasi ito yung sira. So, yung pandrill. Saan yung pandrill? Ako na. Ako na. Yan. So, drill natin. Kuha tayo ng pang-drill. Pandrill natin dito. So, didrill natin itong kanto na to kasi ito yung sira. Nakasa natin. Nalubat pa. Nalubat pa. Ang drilling natin. Thank you.
Ano ba yan? Oh, palitan yan. Galing natin tong pagpag natin. Ang init. So, mahirap pagtanggalin yung ganito. So, natanggal na yung ground. So, not connected. NC yun. NC yung ating nawawala. So, yung natanggal. NC. This is a NC. NC connection. Yan, yung nawala. Tapos, ito ay... So, ito yung may connection. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, tapos NC, tapos connected ulit, tapos 12 volts na to. So, 12 volts. Tapos tanggalin natin yung kaunti. Ano ba kaunting, ano, hinang. Tanggalin natin itong kaunti. Yan. Tapos galin natin yung mali ano. Yan. So pwede na yan. Galin natin, lagyan natin ng flux. At pwede na matanggal yung iba. Yan. Sana ito lang yung shorted. Pag hindi siya guys natanggal ng ano, kasi nasisira yun guys. So, kailangan natin siya nga. Sana hindi lang siya shorted sa ilalim. So, 14 minutes. Okay. Yan. As you can see, guys, na-remove na natin siya. Yan. Tapos, apply na lang natin na siya. Tapos, kunin natin yung panghinang. Yan, tapos ito ay yan, hinangin na lang natin. Yan, yung NC, natanggal siya, pero no connected naman yung guys kasi NC, no connection, NC. Yan. So, okay na. So, of course, check natin kung shorted pa rin yan. Yan. Siyempre, may mga metal drilling metal sa panabi. But it's okay. So, we need to check if shorted or still shorted. Okay, so shorted natin yung 12 volts. Ayan, kung makikisa, makikita nyo sa tester sa baba. So, may reading na tayo. Ayan. So, ito yon guys. Mapapansin nyo. Shorted is gone. So, we need to replace MOSFET 2 pieces. So, I think this is BLNO. Need to replace. Let's check. Okay, si BLNO. Okay.
So yung isa natin, butid, dalawang piraso na lang ito, guys. Dalawang piraso na lang. BLNO. BLNO. So testerin muna natin yung BLNO MOSFET. Yan. Yeah, so this is good. And this is good. Okay. So we have a reading here. So we have a reading here and here. So okay. So i-retouch lang natin kasi nasa lalagyan, marami yung lalagyan natin. So you need to retouch. So retouch natin. Yan. Okay, let's restart. Okay. I-retouch dito guys, ayan tabi lang. Okay, kabila naman. Yan, all goods. So, kailangan natin siyang i-place, ang proper placing. Okay, so, ang position ay ganito. Pansin natin. So, ganon. So, ganito yung position. Yan. Tapos, itong isa. Okay. So, same scenario, ganito yung position. So, dito. Yan. Okay. Let's clean natin tong ano, area ng pinagkuhanan. Kailangan natin siyang gandahan. Yan. So, linisin natin. Okay, so already clean. Okay, lagyan natin siya ng flux, solder paste, of course, solder paste. So may flux ito. Yeah, tapos i-plug na, i-ano na natin yung IC. So, position ng IC. Visa orientation. So, ganito. Ito, hot air. So, ganito, hot air. Oh, try mo kung mag-bubless screen. May charge na ba? Ayan, pwede na yan. Pwede na yan. Okay. Let's play. Okay lang yan. Mas? Cancel mo.
Okay. So next. Sa kabila. So, sayang ito. Dami nag-gastos tuloy na may-ari nito. So, okay. Press natin. Okay. Tanggalin natin siya. Ang mga exists. Touch natin, retouch. Retouch. Salaga, sala yung lagay ng flux. Nalagay na yung isa. So, isa okay na. Kaya lang tong isa, medyo hindi okay. Kunting ipod. Touch na natin tong isa.
Yan, so super, so good. Salination na natin ang mga plaques. Pero ito, okay, cleaning muna to bago natin siya guys i-testing. Kasi ang naging issue nito, madumi. Tapos tinesting agad. So, kailangan natin magkaroon ng proper ano dito bago siya i-testing. Para safe. Kasi hindi ito safe eh. Tinesting ko lang siya guys. Buhayin muna natin. Tapos, inspection. Yung maayos na yung pagkaka-place ng all goods. Okay. It's perfect. Yan, as you can see. So, yung isa yung missing. Ano lang yun, guys? Anong connection siya? Ano lang yung INC. Ang tawag doon ay INC. So, all goods. It's perfect. It's connected. Okay. So, medyo maingay lang yung ating ano, pero pagtsagaan nyo na. Nag-charge ang ating compressor. Yan. So. Yan. So, tester na natin siya, guys. Okay, using diode mode. As you can see. So, yung shorted natin. Ayan, 0.4. Okay, 0.400. Okay, yung fuse natin is good. Yan. So, okay na siya. It's good. Okay. So, ang kailangan na lang natin dito, guys, ay ultrasonic cleaner. Gawa ng ito ay napakadumi po nitong ano to. Tapos, mapapansin ninyo, maitim na tong part na to. Yan, o. Tapos, marami po siyang plaques at dumi. So, ang kailangan ko ito, guys, linisin. So, susubukan din natin siya, guys, palang isa lang sa preheater. Yan. Removing yung plaques. Or, silipin muna natin sa via microscope. Tingnan natin kung gaano karami yung plaques na pumasok. Ayan. So, marami yung plaques nga sa ilalim, guys. Oo, marami. So, medyo pahirap lang ito. Gawa ng, ano? So, kailangan ko ng preheater. So, preheater. Kailangan natin ang buhay ng preheater. Ayan. So, patatagasin muna natin guys yung kanyang mga plaques. Ay, naghang yata yung aking ano, camera. Wait lang guys. Kasi prepare ko lang para pag nakasalang. Ayan, meron pala. Na, so. Ayan guys, so sasalang natin sa preheater. Kailangan kasi nating i-remove yung mga plaques na ginawa nung ano, technician. Kasi guys, pag hindi natin to sinubukan i-remove ang plaques. Kahit kasi siya guys, yung ultrasonic cleaner, hindi siya matatanggal sa ilalim ng GPU, chip at VRAM. So, ang ginagawa ko dyan guys, ay nire-remove talaga natin using preheater. So, yeah. So, kailangan natin siyang i-remove using preheater. Yeah. So, may lights lang ako gamit dito guys. Medyo nasisilaw kayo. Ayan. So, sayang, napakarami nitong repair. Ayun. So, ano lang. Kailangan lang natin siyang pagtyagaan. I-remove. So, mababa pa. 62 degree pa lang. Ayan. So, kailangan natin ng tissue. Ito yung medyo magastos, guys. Kapag ano, ginayon yung pag nire-reflow nyo. Nagdumaan nyo sa huling technician, no, mahirap na. Napakarami ng plaques. Napakahirap linisin, guys. Kaya, mas maganda sana. Huwag na nyo na i-reflow.
Kasi hindi matutulong, makakatulong guys yung pagre-reflow kung hindi naman yun ang sira. Kagaya nito, shorted siya, tapos hindi, madumi, hindi nilinis. So, papahirapan nyo lang yung susunod na magre-repair. Or, kapag hindi nyo kasi siya nilinis, kagaya nito, hindi natin siya nilinis. Hindi magtatagal, hindi magiging quality yung service repair natin. Masisira siya agad, mabilis masira. Kapag hindi nyo tinanggal ang plaques. Kasi yung mga alikabok, dyan yung tatak. Kano yan? Papatong yan sa plaque, didikit. Kasi pag ang plaques, kapag uminit yung GPU natin, mababasa yan, malulusaw. Malagkit yan. Doon didikit yung ating mga dust. Kasi yung dust is lupa siya, may ground siya. Yan, may H2O siya pag naanuhan ng liquid. Kaya yun ang pangit. Kaya ang ginagawa dito guys, pag nireflow. So, sobrang hirap nung repairing guys ng ganito. Double dead kasi ang tawag dito. Pag mga ano, mahirap. Sobrang hirap guys. So, maraming ano gugulin na oras pagki-cleaning. Tapos minsan hindi po siya mapagana, medyo lugi rin kami mga technician, lugi. Ayan oh, dami. Yan, labas ang plaques. Wow. Plaques cleaning. Yan. Yan. So linis. Linis ang plaques. Dami. Lagyan natin ng ano, ng cleaning process. Cleaning, cleaning. So, temperature 230 na. Kailangan natin ang flux remover. Kasi yung flux guys, hindi siya natatanggal. Kailangan mainit siya yung ating ano. Yan, bago siya tanggalin. Kaya ginagamitan siya natin ng tissue. Yan. Yan. Siya yung ano natin, process. Sobrang haba. Sobrang tagal. Yan, nagaya niyan. Okay na. Ay. Alin? So, ayan. As you can see, all done. Dami plaques, guys. Ayan. Talbuga ng mga plaques. Oops. Yung ating camera, pakita ko sa inyo. Ayan, talbukan yung mga plaques. So, ngayon, dahil nasa labas na yan, sa labas ng GPU chip, tapos, pasin nyo, ayan mo ano, GPU chip, medyo tuyo na siya. Ayan, so, salang naman natin sa ultrasonic cleaner. Ah, hindi pala. Ano muna? Babad muna. Six stages of cleaning ito. Eh. So, ibababad muna namin to para sa aming special liquid cleaner. Ayan. Yeah, tapos next repair naman ako. So update ko kayo guys later for testing and stress test. Sana maging success yun guys. Kasi yung una, not success. So butas kasi siya yung PCB na sunugan. So yun, sunog din siya. Pero I don't know kung ano siya. Hindi masyado ganun kasi natin. Hindi na sunog nitong ating part na part 2. So titingnan natin. So sana
kaya pa natin guys yung part 2 natin, second repair. So yung ating kasing repair na una, so ano, sunog siya. Tapos may video yun guys, upload ko rin yung video nung kahit papaano. Nasunugan kasi siya nung una. Same technician lang daw, sabi nung mayari. So may next repair na tayo. So update ko na lang kayo later guys, para sa stress test nung ano na, kung mag-isa success. Kung hindi guys, videohan din natin para ano, upload natin. Kagaya nito isa, may video to guys eh. 3080. Yeah, so update ko kayo a few minutes later. Go live. I'm live now. Now, ay live na ko. Ta-da-da-da. Yeah, so live. Paano bang share link nito? Share na share link, copy. Manage to second device, ha? Paano ba yung second device? So, live tab? Show live tab, ha? Ano ba dapat? Dashboard? So, open natin sa iba. Yan, copy natin ang link. So, 4 days repair. Walang success. 4 days. So yan, good morning. So live tayo today. Pakita lang natin yung mga repair natin, yung mga sublying repair. Ayan. So ayusin lang natin. So pakita natin ang ating mga repair. So sublying ng mga to. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 pieces na repair. So very sad. Ayan, so very sad yung mga repair natin. So, pakita lang natin for evidence purposes. Okay. So, eto siya guys. Mga sublying. So, pakita natin itong mga feature. Okay. Camera roll. Saan ba tayo magsimula? Wait lang guys. Prepare ko lang yung ating show. Okay. Yeah, so next. Yeah. Tama ba? Ito ba yun? Wait lang. Wait lang, guys. Ayan na. Ito na yata. Okay. Okay, share natin yung screen natin later. Okay guys, so show lang natin yung ating live repair. Live repair, tapos na pala guys. So this is a 4 days repair. 4 days but very sad talaga. Very sad yung ating repair. So this is a card, a junk shop card. Okay? Bali may repair history na po itong ating nire-repair. So galing na to kay ano? Ah, na-repair na to ng ano? Na repairs na, galing na sa ibang repair shop. Kaya lang medyo masaklap dito ay nireflow yung mga memory, nireflow yung GPU chip. Yan, tapos yun na, nagkaroon ng swapping ng mga parts. Hindi ko alam, basta yung mga original parts, hindi na po yun yung original na nakalagay. Bali, pinaglalagyan na lang po ng mga MOSFET, yung mga pyesa. Nilagyan na lang. So, medyo nakakalungkot. Kasi 4 days na ako walang kita.
Ayan, so 4 days na tayong walang kinikita. Kasi na talagang harang naharang tayo nitong repair na ito, na pito kasi ito, pitong repair. So naharang tayo ng 4 days repairing. Medyo malungkot kasi ano eh, per unit, so nire-repair natin siya, talagang sinubukan natin siyang i-revive, repair. Yan, para lang mabuhay. Pero at the end kasi, so talagang problematic na yung mga video card. So actually ano lang dito guys eh, 7 units, yung halos na ano ko lang dito na pilit kong nare-revive is yung dalawa. 3060 Ti, 8GB, gigabyte din, tapos isang 3080 na 10GB. Yan, medyo nakakalungkot lang guys kasi so sablay-sablay yung unang repair. Nasunog yung PCB, nabutas yung PCB. Ayan, so mali nilagyan ng mga maling pyesa. So pagdating kasi sa video card, dapat isipin kasi natin yung bawat parts na ipapalit. Mas maganda kung ano yung pyesang nandun, yun din ang ipapalit, kagaya ng MOSFET. Ang MOSFET po kasi ay meron siyang ohms, meron din po siyang RDS-on, yung tinatawag na RDS-on. Kung familiar kayo pa nagbabasa ng MOSFET, so RDS-on, may mga ohms po yan. So meron din po yung ampere. Ngayon, ang nilagay na MOSFET ay ibang brand, so ibang version. So ibang ampere din po yan, ibang ohms din po yan. So meron po yung epekto sa video card. Pwede kasing masira yung ating GPU chip at yung ating VRAM. Yung ating PWM controller, pwede ding masira. Pati yung ating mga, lahat ng mga controller, basta mayroong epekto. Napakalaki ng epekto niyan. Kasi ang video card is gumagamit ng mga DLSS, ganyan. Gumagamit siya ng mga OpenGL 3.0. So, akala nyo hindi siya binabatak sa ganun. So, binabatak po yung kinukunan niya ng functions. Pag nagbabasa kayo ng mga video card, yung mga function niya. So, kasi ito ay mataas na unit. So, ibig sabihin lahat niya nagpa-function. So, yung mga CUDA, OpenCL, Vulkan, Ray Tracing. So, may mga function po yan. OpenGL 3.0, DirectML. So, nagpa-function yan. Tapos, yung mga sensor niyan, marami po yan sensor. So, isang pagkakamali lang. So, ayun. So, ganito ang nangyari din sa card na to, guys. Ayan. So, buti kung mumurahing card lang yung pinarepair. Ang problem, mamahaling card. So, ang price po kasi ng mga card nito, noon. So, ang mga price nitong card nito ay 70,000. Nung mga brand nyo pa to. 100,000. Ah, hindi pa. Wala pa ng 100 kasi 3080 lang naman to. This is a 3 times 30. Apat na 4080 to guys. 2 GB 4080, tapos 2 SOTAK 4080. 3080 pala, I mean. Sorry. So, very sobrang mahal noon yung card na 'yon. So, nadali talaga. Sobrang sad. Medyo nalulungkot. Malungkot para sa akin. Kasi nagre-repair din tayo walang kita, walang ano. So, bakit may diagnosis naman ito at mga ano. Pero mas maganda kasi happy tayo. Kasi pag repaired, success, malaki yung kita. Tapos, happy din yung customer kasi okay, na-repair natin yung units nila. Pero hindi eh. Supply. Yeah. So, ito yung ating guys. Ito yung ating kaunang repair. This is a failure by other repairs. Yan. Bale, nangyari dito guys ay yan. Ang sabi ng owner, this is a running for 150 watts only. Yan. Yun ang sabi ng customer base chatting. Yan. Tapos ang nakita natin guys ay MOSFET na tama. So ito guys yung mga feature niya. Pakita natin. Kasi yung MOSFET guys, ang nangyari dun sa MOSFET ay share natin yung screen. Yan. Ang nangyari kasi guys dun sa MOSFET ay nasunog. Ang reason bakit siya nasunog, ito siya guys. Yan. So ganito kasi yung mga supply na pangyayari. So, ang bara-bara kasi yung pagkaka-repair nung repairs. Ato guys ay nakaangat. Yung 12 volts rail ay butas, sunog, umangat. Umangat yung pinaka, tawag dito, yung pinaka 12 volts rail. Ibig sabihin butas hanggang ilalim. So, dinaril ko yan, nakita nga natin. Butas talaga, sunog talaga eh. Ayan. So, mapansinin nyo guys, ayan.
Tapos missing parts pa, may missing pa dyan sa baba. Missing pa yan. Tapos not connected pa yung ibang pyesa. Ngayon, nabutas yan. Itong akala mo, naka-patchy ang ano na yan. Nakalagay ang MOSFET. Actually, umangat yan dahil sa pagsunog. Kasi ang nilagay pong brand, ang dapat na nakalagay dyan is bababa lang to guys eh. Paano to? Yang either 50 ampere or 55 ampere. Yan. Pero ang nilagay niya, ang nakalagay ay BKUO. Yun ang part number niya. So, by mega, alpha mega. Alpha mega ang ano niya. Yan. Iba kasi ang ano noon. Kung babasahin ang schematic ng mga yan. So, iba. Ayan. So, nilagyan siya. Katas mapansin nyo, may mga something ano pa dyan eh. Sa mga paa. May something tumalsik na mga bulls. Kasi yun nga yung shorted sunog. Sunog yan guys sa ilalim. Umangat yan guys. Hindi masyado nasunog yung MOSFET. Pero shorted. Yan. Tapos, kung sisipatin natin. So, ito ang nangyari dyan guys. Kung mapansin nyo, ayan siya guys. Dineril ko siya. Talagang butas yan. Sunog. Tapos ngayon, ano pa yan guys? Dineril ko pa yan kasi itong maitim na to. Ano pa yan? Sunog pa talaga yan hanggang ilalim. So, nagko-connect pa rin kasi siya eh. Yan. Kahit pag tinester mo siya, mukhang hindi connected. Pero pag nagpa-function na siya, nag-ano na siya, nag-spark something. Ayan. So, mapansin nyo. Ayan. Tapos, ayan siya itsura. Ayan. Tapos, marami siyang corroded. Ganyan. Ayan. Sa 3060 naman ito. Ayan. Hindi, ayan yung mga ano niya guys. Inituran lang natin, mga evidence, ayan. Tapos yung GPU chip guys, lahat ng unit na to ay pinagre-reflow. Ayan, pinagre-reflow guys. Pinaglalagyan ng flux. Daming flux sa ilalim. Pang junk shop nga to guys, labas, pang junk shop. Ayan, so, mapansin nyo, ayan pa yung mga ano, yung mga flux, tapos yung mga thermal pad, hindi man lang guys, pinadaan sa ultrasonic cleaning. Hindi man lang nilinis, kahit yung manual cleaning, hindi man lang. So, yung mga screws, yan, something like that, yan, nakita lang natin. Tapos, sunog, yan, yan, explain natin yun mamaya. Ano yan, sunog yan guys, pero yung mga pyesa niyan, actually, itong mga sunog na yan. Lahat yan, sunog lahat ng MOSFET. Ang possible scenario nito guys, siguro, sinaksak pa ng pinakahuli, huling saksak. Bali, yung mga MOSFET, mga sirana yung mga MOSFET lahat. Tapos, kasi itong mga MOSFET na to, pinagpapalit na to guys, galing na sa mga sira. Galing sa mga sirang unit, tapos inilagay dito, pinagpapalitan. Tapos isinaksak, kaya siya nasunog. Yan ang possible nangyari yan guys. Kasi based sa inspection ko, hindi na original yung mga hinang niya. Natuklap na yan guys. Ayan, napansin nyo. So may mga tama siya sa tagiliran. No? Basag-basag yung tagiliran gawa ng teaser. Ayan, mapapansin nyo. Hindi na po yan original. Yan, tapos sabi ay nasunog daw. So, ayan guys. So, ayan, mga 3080 yan. Ayan, napansin nyo yung mga pyesa. Ayan, oh. Part number. So, BLN, no? Tapos yung nasa katabi, A00. So, yung BLN, no? This is a 55, po. 55 ampere. Tapos, itong, hindi ko lang tanda. Pero, basta may pagkakaiba to. Itong AL00, this is a 50 ampere yata, something like that. So, I'm not sure. Pero, yung RDSO nyan, magkaiba ang layo, guys, ng RDSO nyan. So, yung ohms niya na namamagitan bawat mga functions, ang layo. So, ang ginawa dyan guys, hindi naman yun yung original na nakalagay. Kasi meron tayo ditong, actually, dalawa yung units, tigda dalawa. Yan, dalawang gigabyte 3080, dalawang, tawag dito. So, TAC 3080, yan. So, mapansin nyo, iba na yung nakalagay. So, yan guys yung mga feature natin. Yan o, BLN o yung MOSFET eh. Tapos nalagay A00. Iba kasi ang function nun. So, yan. Tapos yung mga PWM, yan, mapansin nyo. Mga putok siya, tapos naka-short circuit. Tapos, yung nireplace na siya, guys. May mga bloated, ano na, balls. Tapos yan, replaceable, ano din siya. Nagkaroon na ng swapping. Pag sinapungo nyo kasi, guys, yung PWM sa ibang unit na, halimbawa, hindi ka pareho. Hindi gagana yan guys. Maniwala kayo sa akin. Hindi yan gagana. Ayan, mga plaques sa ilalim ng chip. Ayan, so wala na. Yan lang. So, pinakita ko lang guys. Ayan, so biglang. Ayan, tapos na. Of course. Ayan, so. So magkakaroon tayo ng tester mamaya. So ipakita ko sa inyo. Ito guys ay may display. So ito yung kauna-unahang dinala na stable sa 150 watts. So, yung MOSFET kasi guys na nandito sa kitna na ito ay putok. Ito yung butas.
So hindi na nagpa-function yung MOSFET. Yung pag umangat yung MOSFET, guys, so hindi siya nagkaroon ng short circuit kasi yung balls ay yung sa ilalim, yung sunog inangat yung MOSFET. Ibig sabihin no connection yung MOSFET sa ibang side. Kaya hindi siya nagkakaroon ng short circuit. Kaya nagpa-function siya 150 watts. Ngayon ni-remove na natin siya, nilagyan ko siya, guys. Actually nilagyan ko siya, napagana natin, nag-function, nag-work. Kaya lang using 720p. So pag stress test passing siya, pero pag sinestress test mo siya ng high load 1080p, so hindi na po siya gumagana. Namamatay siya, nagka-crash, shutdown. Tapos siya po, kahit normal mo lang siyang gamitin, guys, mga pag tumagal siya, namamatay pa rin siya. So yan. Yun yung na-testing namin dito pag testing. So as usual, so nung dumating siya, may display, so may display pa rin yan, guys. Ayan. So may video naman ito, guys. Kaya fully yan, may mga video itong mga to. Pati yung isa may video rin kung paano siya dumating ng shorted. Yan. Ito guys may video din. So ito hindi naman natin to testing nung in-stress test kapag dumating. Kasi kung paano lang yung sabi ng customer. So yun lang susundan natin. Tapos base inspection. Ayun nga nakita na may sunog. So ni-remove, inalis, nilinis. Ultrasonic cleaning na rin siya. Pinalta ng thermal pass. Okay. So yun nga lang sa heavy load talaga wala siya. Actually para sa wala na rin. Kasi kapag hindi na nagpa-function ng maayos wala na. So, mahirap. Malalim kasi yung butas nito, guys. Sunog eh. 12 volts rail kasi yun, guys. Dumaan yun sa ilalim. So, hindi naman butas yung PCB, pero malalim siya eh. Ilang, basta malalim siya. Marami na ako na-repair na nasusunogan ng ganda na pupuputas sa gantong side. Yan. Hindi ko alam kung bakit laging butas dito yung gantong side. Pumuputok lagi itong side na to. Sa mga version ng 3080. Yan. Yan ang version ng mga 3080 na palaging dito. Yan. So, titestingin natin siya, guys. Pakita lang natin na may display. Kasi may display ito. Ayan. So, tapos pagkana, babalik na natin yan. So, hindi naman natin siya pwedeng stress test kasi tapos na stress test talaga. Hindi, wala siya. Ayan. So, switch power on. As you can see, makikita nyo naman may display yan. Baya, ayan. As you can see, nag-display po siya. Ayan. So, okay na. So, patayin na natin siya. Ayan. Tapos, mag-execute tayo ng others. Pakita lang natin yung mga Tapos, itong isa. Ito yung may display na nagawa nating isa. From short circuit at siya. Okay, tanggalin na natin 'to. Wait lang. Yeah. Yung isa from short circuit tapos bloated to MOSFET. 'Yon na naman natin. Napagana, napa-display. Kaya lang problem. Okay, this is a TriPan 3060 Ti 8GB. Yan, ito naman guys, based upon checking. Sabi na repair na daw to, tapos nasira. Pumutok. Nag-shorted. Parang gano'n, nag-shorted. Kasi, kaya nag-shorted, unang-una, yun nga. Yung MOSFET, BLN, no? Alam ko, BLN ito. Pinalitan siya ng SIC. SIC siya. 632 yata yun. SIC 632 o 652. Something like that. Mali kasi yung pinalit na MOSFET. Ayan, bloated nga, shorted siya. Pangalawa, hindi pa nilinis. Ang dumi. Para siyang langis-langis na putik. May putik siya, may lupa. So, ito guys, may power na, may display na. Then, reflow din ang GPU chip nito. Kasi lahat guys, nireflow ang GPU chip. Yan, si nadali siya ni Bear reflow. Yan. E, salit na magawa. Sayang to kung sa akin to dumating. Nadali pa to. Yun yan, dumating sa akin at 3080 na 4 units, 3080. 3080 galing sa mining, galing Naga City. So, galing din yung sa repair. Ibang technician naman. Tapos, dinala dito sa akin. Dali na gawa. Nung problema yung customer sa pambayad, gawa ng... Akala niya hindi marirepair. Na-repair yun, 3080. Tapat na piraso yun from Naga City. Pero mayaman yung may-ari. Ayan. Parang lang. Nakala daw niya hindi marirepair. Pero wala naman problema at nagbayad naman. Pinayaran naman niya. Ayan. So, nagmimina siya. Galing din yung sana. Ito guys, ang problem nito, yung port natin sa likod, isa lang yung nagana, ito lang. Yan, tapos ito, hindi na nagana. Tapos pag sa OS ito, siya guys, no display pag sa OS. Meaning, pag nag-boot kasi ang isang GPU, ang kasi, ang scenario, kapag may sira ang VRAM, kasi kines ko na yung VRAM nito, pinitura ko, sinad ko sa may-ari. Wala siyang error. Actually, binasa ko memory niya, walang error, no pound error. Pero nito, dalawang VRAM pinalitan kasi medyo sunog siya eh. Sa ilalim kasi medyo sunog din. Di, ibig sabihin, nagpalit ng VRAM.
So, hindi ko alam kung pinalitan no, ni Revolve. Nakita ko lang sunog eh. Medyo, ano siya, maitim na. Yan. Yan. Tapos, pan-checking, walang aero yung VRAM. Pero, nireplow yung GPU chip niyan. So, yan. Yan. Tapos, yung pan, hindi rin nag-synchronize. I don't know kung anong pinagagawa dito. Yan. Pero, pan-checking, medyo liquid damage dito sa taas dito, guys. Dito at saka dito. Pero, nag-spin yung pan ito kanina. So, ipapower on natin siya. Pakita din natin na may display. So, kasi ito may display po. Okay, let's power on. Ayan, nag-spin yung pan as you can see. Magana naman ang pan. Ayan, hindi lang nag-synchronize sa OS gawa ng power saving yan. Nag-stop siya. Ayan. Ayan. Pero madali na problemahin yung pan kung di naikot. Problem lang kasi nito. Ayan, makikita nyo, may display naman siya. Kaya lang sa ibang port guys ay no display. Tapos pag sa OS, no display. Sa tingin ko, isang reason kaya po ito ay no display sa ibang port, yung tatlong port ay no display. Ayun nga, dahil nireflow nga yung GPU chip. So, yun yung napakasakit talaga. Ayan. So, medyo nalulungkot ako gawa ng lahat yung repair sa loob ng 4 days. So, 7 units with sad. Napakalungkot. So, ayan. So, tapos next tayo guys, so, mag-execute tayo ng testing why this card is not useful and not repairable, or repairable naman siya with higher cost. Pero be a practical lang pagdating sa card. Kasi kung ay takot technician, pag ako mga ganito ang sira ng mga card, hindi ko na ito pa-repair. Actually nga, pag nasira yung board ko mga pan-testing, bumibili na lang ako ng bago eh. Ayan, so mag-execute tayo guys ng testing to prove that this card is damaged and not functional. Okay? Ayan, so show ko sa inyo why this card is damage. Ito yung good natin kanina. Tinesting natin na may display na ito yung sira. So, but I think yung pagkakasunog kasi dito sa part na to, medyo may tinamaan dito. Kasi PWO yun ang kabila. Tapos VRAM, memory, GPU chip. So, possible kung may tama rin yung mga VRAM or chip or etc. So, pagkano kasi bubungkaling kasi yan. Ngayon, kung dito naman sa side na to, kasi nasunog nga siya sa ilalim. So, I don't know kung ano. Pero, chinek ko naman yung mga lines. So, 12 volts lang nakita ko naman pure na sunog. Pero, mayroong isang nawawala na lines dito, guys. Yung dito, yung nasa, ano. May something isa. Hindi ko alam kung saan siya nakakonect. So, hinahanap ko siya. Bali, nag-try akong magsunsun. So, wala. Hindi ko makita kung saan nakakonect. Ayan. So, mahirap. Sunog eh. Ayan. So, magtitester tayo, guys. Titesterin natin yung mga ano, para pakita natin. Para recorded, guys. Yeah. So, live pa rin ba tayo? So, check natin kung live. Baka naman salita ko ng salita dito. Yeah. Ayan. So, eto guys. So, titestingin ko, papakita ko sa inyo kung paano natin masabing bad na itong isang, ano, kung anong tama nito. Ang tama nitong isa, guys, ay GPU chip. Eto. At saka VRAM. Yeah, so this is a good test point, okay? Kung titestingin natin, so ang VRAM niya nandito. So testingin natin. So alam ko may VRAM siya diyan, may BSOC. So isa-isahin natin, tapos makikita niyo naman sa tester. So yung pinaka-shorted, ayan. Kung makikita niyo, this is a VRAM. Ang reading ng VRAM is 0.08, 'yan. Ibig sabihin isang 0 lang pagkatapos ng point. So the rest shorted na siya, ayan, mapapansin niyo, this is sa mga core na 'yan. Yeah. Mga core na yun, mga shorted. Yan, mga sa inyo. Shorted na yan. Okay, shorted. Shorted yan. Lahat yan, mga core na yan eh. Kasi may display ito guys. Ibig sabihin, this is working. Ito yung VRAM na isa. VRAM, so I don't know kung ano. Pero sa analyzation lang, this BSOC VRAM. Yan, Sucre yung na tinatawag. So yan, basta yan, mababa ang reading yan. So analyze nyo na lang. Tapos ito, VRAM din yan. As you can see, hindi siya nagbabase sa kaya ito. Yan. So, yun yung tatlo. Hindi ko alam kung apat, pero tatlo lang yan. Yan. Tatlo dito. May marami kasing tawag dyan eh. So, pag may board view ka, schematic, malalaman mo agad kung BSOC siya, VRAM. Kasi naka-identify naman siya eh. Meron siyang naming. So, ngayon, hinaano lang natin kung ano yung mga napagkakilalan. Basta sa VRAM yan, sa memory, sa madaling salita, sa memory supply, yung sa VRAM na tinatawag, VRAM, VCore, yung VRAM kasi guys, nakakonect siya sa gantong modelo, 3080. Nakakonect siya sa GPU chip at saka sa memory. Dumaan yan dyan guys. Yan. GPU chip at saka memory. Tapos yung 1 volts, dumaan din siya ng 1 volts is
I think sa ano siya, GPU chip, tapos yung 1.8 volts tumasok siya ng memory at tapos GPU chip. Ayan, pag shorted diyan, so yung mga next natin shortage yung mga ipakita ko sa inyo. So ayan, so kung testingin natin itong isa guys, ayan. Ano na rin to? Pinagsosop-sop na yata. Ito hindi ko ano. Shot. Alam pero alam, shorted to guys. Kasi nireflow to ito. May flux pa sa ilalim. Yan. So, pag tinesting natin guys ito. Yan. Kung mapansin nyo, may buzzer sound siya na 0.0093. Meaning shorted. So, yung VRAM niya shorted. Yan. Tapos kung titingnan mo ulit sa taas, it's the same. 0.00. Dapat yung 0.08 na dapat ito. Pero hindi na siya nakahit. Yan. Tapos kung titingnan mo, 93 siya. 93. Tapos pag tinignan mo yung kanyang tinatawag na 1.81 volts. Yung kanyang 1 volts sa chip. So, ang reading niya 0.84 something. So, ibig sabihin, possible nasa loob ng chip or VRAM. Yung parang may ano siya, something, ano, hindi ko alam kung paano pinitik to nung nagre-rebule kasi pinipitik-pitik lang naman to pa nagre-rebule. So, gayon, ang sira nito guys, yan, sa pan-checking, so, VRAM at GPU chip. So, pag mga ganito, so, pwede naman tong i-repair. Repairable naman ito guys, with high cost. Yan lang ang ano yan. Be a practical na lang sa may-ari kung paano niya, yan o. At saka ano yan. So, sa akin kasi, pag yan ay may bayad pa rin yan kahit hindi ma-repair kung either, ano kasi yan eh, kung na-damage yung PCB lines, paano siya ni-repol, overheat, yung temperature na usage. Tapos, yung VRAM, kung may natanggal sa kanyang pads, yan, so depende. Yan, depende kung repairable pa rin. Pero, yan, medyo be a practical lang pag nagre-repair or magpapa-repair, may ari. Kasi pag ito rebuilding, siyempre, mataas na temperature po ang ginagamit. Tapos, low melt solder na din yung ginagamit. So, kumpara dun sa manufactured na hard solder, yung matigas na solder, ball. Ayan. So, next. So, tapos na tayo sa dalawang 3080 na gigabyte. Sinoshow lang natin, guys, para makita ng mayari. Hindi ko alam kung nanonood siya eh. Sinuko kasi gawa ng parang evidence lang. Kasi malungkot ako eh. Ayan. So, ito guys. Next. This is a Sotak 3080 Tripan. Dalawa to. Nasaan na yun? Ayan. So, ito. May mga ikis na guys. Inikisan ko na. Ayan. Ayan. So, ito guys. Ayan. With reflow din with flux. Again. Reflow with flux. Ayan. Okay. This is a shorted. Ang ano nito guys. Ang issue nito. Shorted lahat ng memory. Itong isa. Shorted lahat ng memory. Itong nandito. Then, itong isa, sa mas maano, itong isa, shorted pati 1.8 volts. So, pag sinester mo siya, shorted, ayan, as you can see, so, this is a buzzer sound. Kung para mo sa kabila, yung isa, buhay pa. Ayan. So, may reading pa itong 1.8 volts niya. Sa baba. But, yung VRAM niya, pag inikutan mo yan, this is a 1 volts, yan, 0.96 something. So, yung kanyang 5 volts, so, goods. Pero, mababa ang 5 volts nito. Something wrong din dito with the PWM. Ayan. Kasi ang reading ng 5 volts is 0.400. Yan, 0.4 something. Yan, pero 0.2 lang dito. At kapag tumaas tayo dito, yan, mapapansin nyo, 0.2. Sa ibang ano kasi, kagaya dito. Yan, pag tinesting natin siya dito. Yan. Mapapansin nyo, yan, 0.1. Mababa din pala. Pero sa iba, malano siya, mataas. Depende siguro sa model. Yan, madalas kasi sa mga version na ano, natetest ko 0.4 siya. Sige na sa kabila. Oo nga. Ano nga? Mataas nga, no? Mababa. Ayan. So, pares kasi sira itong dalawa na ito. Itong mga tinetesting natin. Pares mga sira ito eh. So, yung mga ano, yung mga tama kasi nila ay VRAM GPU chip. Ayan. Wala tayong makuha ang sample eh na 5 volts. Nasaan ba yung mga sample? Nakalak kasi itong mga ito eh. Meron dito mga 5 volts. Saan ay sample? 5 volts. Kuha tayo sa ilalim. Wala. Ito. Di ba ito? So, never mind na yun. Never mind. Siya. So, tingnan lang natin yung problem na mayroon dito. So, nasaan na ba tayo? Nawala tuloy ako. Ayan. So, yung isa, shorted yung 1.8 volts. Yung 1.8 volts is papunta ng GPU chip at VRAM. Pag tinignan mo yun sa board view, connected dyan dito at saka sa MOSFET niya.
Yan. Tapos, itong isa, shorted yung kanyang memory nito at PWM. Tapos, bloated yung capacitor na ito. At tapos, pinalitan itong 1, 2, 3, 4, 5. So, iba na yung pyesa. Ang nakalagay ay 6. 6 na yung nakalagay. Nilagyan ng 6. Ay, ano pala? Bali, 6 pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. 6 yung ginalaw. Tapos, pag sinilip natin yan sa microscope, so, nakaangat po ang mga to. Hindi po nakakunik yung mga paa nila. Ibig sabihin po, parang nanguha ng pyesa tapos pinaglalagyan ng mga ano. Parang something like that. Ayan. So, never mind. Ayan. Ganun yung nangyari. Basta, ayan, inspection. Kaya, ayan. So, may mga ikis na po siya. Tapos, pag hinana po natin yung kanyang VRAM dito, kasi may VRAM po to, SOTAC. So, nakapag-tester na tayo niyan eh. So, simple lang naman maghanap nito, guys. Sundutin lang naman nyo lahat ng ano yan. Pero malimit, nasa baba to, nasa ganito. Yan. Kung mapapansin nyo, wala siya kahit isa. Yan. Puro shorted siya kasi sa Bicol siya. May mababa lang yung ohms niya. Yan. So, wala. Wala. Yan. Mapansin nyo, sobrang ano. As in, 3. 3-3 lang. 3-3. Ito, 3. Kasi dito, may automatic. Ito ay ano. Ito shorted din, guys. Eh. 3 din eh. Ito yung memory. Shorted. Kasi matic. Memory itong nasa task natin. Malimit siya ganito. Tapos yun dito, wala tayong nakuha kahit isa. Yan. Tapos pag lumipat tayo dito, guys. Yan. Dito. So, shorted din. Pati memory. Yan. So, tapos yun, wala talaga. Wala makukuha dito. Pero yung mga 12 volts niya, guys. So, good naman. Mga 12 volts niya. Goods naman yung mga 12 volts niya. Yan. Goods naman. 12 volts. And wala tayong shorted, guys, sa 12 volts. Yan. Wala. Wala magagawa dito. Ito ay ano, hard repair. Multiple ano, damage. Ayan. So, dito. Ito, pinalitan na itong ano na to. Isang resistor na R005. Pinalitan. Siguro nag-bloated dito. Yeah, pinalitan. Tapos ito, goods naman. Wala naman shorted. Ayan. Mapansin nyo. Kasi yung mga 12 volts nila, hindi naman. Tapos yung 3.3 nila, so goods naman. Kung papansinin natin, yung mga 12 volts nila, 3.3. So, all goods naman. Yan. So, mapansin nyo. So, good siya. So, functional. 5 volts. So, nakaano naman siya. May reading, 5 volts. Tapos, yung mga PX reset naman nila. Kung papansinin natin yung mga PX reset. Tapos, yung first data clocks. Tapos, yan. Titingnan natin. So, lahat naman sila, functional. Yan. So, except lang talaga yung mga ano. Yung mga BRM tapos BSOC. Yun lang talaga yung may tama. Ayan. So, functional siya. Ayan. Shorted lang yung mga BRM. Ayan. So, yan. Shorted, guys, yung dalawa. Maano to? GPU chip nito, kung halimbawa, magre-replace tayo. So, mahal to. Shorted siya. Ayan. Tapos yung BRAM, so, magpalagay ng ano, 500 na lang isa, 10 times. Kung 10 to, halimbawa, sira ay 10. Na dali yung 10. Palagay ng ganun. Eh, masakit na yun sa bulsa. Pagka ganun, pagka repair. Tapos hindi pa doon natatapos. Yung mga MOSFET kasi guys, na pinaglalagay dito ng mga, I think sira to. Pinaglalagay. Tatanggalin din, papalitan. So, greater than ano pa. Siguro mga labor nito ay ano, ano, tapos yung may labor pa, wala pa yung labor. Parts pa lang yung pinag-uusapan. So, medyo malaki. So, medyo pangtapo na ito mga video card na to. Ang dami nito dito, mga donated. Tapos ito, yung isa. Pakita natin yung sunog. Ayan. Ayan, ito yung sunog, guys. So, yung itsura ng sunog. Baba natin. Kasi sabi ay nasunog daw. Pero I think sa pagkakasunog niya, ibang klaseng sunog to eh. Yan. Kung mapapansin nyo, madumi yung mga ano. Yung unang-una, kaya siya nasusunog. Kaya nasisira ang video card. Dahil sa dust at saka sa thermal pad residues. So, pumapasok yan sa GPU chip. Sumapasok sa ilalim ng VRAM. Yan. So, ito guys. Nasunog to dito. Butas to. Butas hanggang likod. Malaki yung sunog. Bukod doon, kasi sabi nasunog lang daw eh. Pero ang problem, lahat ng MOSFET na to, ay pinalitan. Yan. Tapos siguro, nung pinalitan, nilagyan ng mga MOSFET na mga sira, isinaksak.
Yun ang isinaksak. Baka lalong nasunog. Kasi ang sunog guys ngayon is multiple. Mas marami yung sunog ngayon na nangyari. Yan. Mas marami yung sunog. Kasi halatang halata siya na parang sinaksak ito. For the last ano, yung last user, sinaksak siya. Napansin ko. Yan. So ito yung isa sunog. Tapos yung the rest, ayun, yung mga yan. So this is a 6 pieces video card. Ta 4 pieces 3080. Ah, tama ba? 4 pieces 3080, 2 pieces 6 3060, and ano ba 'yan? 4 pieces ba 3060? Halilito na tuloy ako. Kasi 6 siya tapos 7 tapos isang motherboard. 4 pieces tama, dalawang 3060 Ti tapos 4 pieces 3080, 10 GB. Ganon kamahal guys yung video card na nasayang sa repairing na to. Ayan. Yun, lugi tayo. Lugi tayo ng 4 days. Yung kita natin, wala, bagsak. Ayan, kasi, ayun nga. Bagsak. Ayan, so wala tayong magagawa dun. Sayang. Sayang yung mga repair. Ayan. Kaya ako nilive lang natin guys para ma-record yung ano, baka kasi magtaka yung may-ari na ano. Means, nag-try lang din ako mag-record. In-record lang natin para pakita natin kung ano yung mga sira. Yan. Kasi yung video ay hindi kayang isend sa Messenger, sa Facebook para makita ng owner. Yan. Pinakita ko lang yung mga this point, mga sira-sira. Yan. Masyado marami. At kasamaang palad ay, ayun, nadali ni Boy Reflow. So, wala na tayong magagawa. So, tapos na yung trabaho natin. Sobrang dudumi nito guys, mga thermal pad. Ah, grabe. Grabing dumi. Kaya nasunog to mga to. Doon sa unang repair, yung ibang na-repair, kasi may na-repair daw doon sa unang repair. Doon pa lang sa unang repair, kung nilinis, ay di quality ang service ng unang repair na technician. Ayan. So yan guys, ang ating update sa video card repair failure. Okay. Video card repair 6 pieces and 1 PC motherboard. Yung motherboard nandun guys, hindi ko pa tinitingnan. Ayan, so pang 4 days na guys. Nakakalungkot. Ayan na namatay Brian, hindi. Hindi na sir. Ay sir, ito pala. Pinalitan ko pala yung ano. Ay, memory. Memory kasi sir. Nagbubula. Nag-blue. Nag-update. Parang naka-standby ng cell. Bigga siya ng restart. 0% lang. Tapos, ayun. Yung pinanggagawa ng dalawa, pinalitan ko. So, bali na sana na ngayon sa cell. 8 minutes. 9 minutes. Di ba nag-restart? Hindi pa, sir. Mga possible. Sir. Daming ano yan. Ang tagal ng ano niya, diagnosis niya laptop na yan. Projector pa naman. Ayan. So, ayan. So, akala ko nag-restart na naman yung ano. Kasi kahapon pa rin nire-repair yung laptop na yun. Puro sakit sa ulo. Yan. Predator. So, ang problem niya ay namamatay. Namamatay siya yung laptop na yun. Nakikita niya na yung stress test. Namamatay siya. Tapos, yung pag ano, sinaksak yung charger, namamatay. Something ganun ang problem. Pero based dun sa dumating yung may-ari, ang isang kwento dun sa laptop, na Predator na to, i7 to, with 1650 na graphics card. So, ang issue pala, yung pan na isa, yung pan, kasi dalawa yung pan niya, yung isa sira, tinanggal niya. Kasi sira, kasi kumakaragkag daw. So, ang nangyari, ginamit daw niya sa loob ng 3 taon. Yun, 3 years nang walang pan. Okay naman daw, 3 years. Ang problema, yun, until now, yun na yung nangyari, sira na siya. Possible ano nito, parang may tama yung kanyang GPU chip at saka yung kanyang CPU. Kailangan siyang i-rebool. Sa tingin ko lang ha, pero hindi pa natatapos kasi yung diagnosis. Kasi yung heat temperature nung stress test namin nung dumating yung may-ari, is, ano siya, nagkakaroon siya ng 60, tapos biglang parang on and off yung temperature na 60, biglang nagda 95, magwa 185, babagsak, magsi 70, parang ganyan.
So, nung pinalitan namin yung pan, nilinis ko na lang guys yung pan, hindi ko siya pinalitan. Kasi tinaray ko siyang linisin. Napagana ko yung pan, nag-spin na. Ngayon, in-stress namin yung temperature, so normal na siya. Ang problem na lang na nakikita namin ay nagbo-blue screen palagi. Ayan. So, ngayon, iniisa-isa namin kung na dahil sa mataas na temperature, kung alin ang na-damage, kung memory o yung kanyang M2 na hard drive. So, pinalitan namin ng M ng ano, ng hard disk, yung laptop. Tapos, nung pinalitan ng hard disk, yun, baka ni-reformat. Tapos, nati-testing pa rin ngayon. So, tapalitan ng ano, para makita ko saan yung issue. So, ayan guys. So, siningit lang natin. So, ayan guys. Tapusin na natin ang video natin na repair, ang video card. So, ayan. So, wala tayong magagawa sa repairing na to. Sayang man ang ating mga araw, pero this is a job. This is part of the job. Okay, so hanggang dito na lang guys. So, thank you for watching. See you on the next repair. Bye for now.